Magandang araw mga bata! Handa na ba kayo sa bago nating aralin? Ngayong araw, ang pag-aaralan naman natin ay tungkol sa mga salitang cluster at salitang may diptongo. Narito naman ang ating layunin sa ating aralin ngayon. Inaasahan na pagkatapos ng ating aralin ay napagsasama-sama ang mga katinig, patinig upang makabuo ng salitang cluster at salitang may diptongo. Excited na ba kayong matuto mga bata? Umpisahan natin ang ating aralin sa isang kwento. Ang ating kwento ngayon ay tungkol sa pamilya ni Ginang Clara Santos. Ito si Ginang Clara Santos. Si Ginang Clara ay may tatlong anak. Ito ay si Greg. Siya ay isang driver ng jeep. Ito naman si Brandon. Siya naman ay tricycle driver. Ito naman si Blasilda. Siya naman ay isang manggagawa sa pabrika ng plastic. Si Ginang Clara naman ay nasa bahay lang. Nais ng magkakapatid na alagaan ang kanilang ina habang ito ay nabubuhay at malakas pa. Gusto ng magkapatid na magbuhay rena ang ina. Nanunood lamang si Ginang Santos ng telebisyon sa maghapon. Inaabot na lang din sa kanya ang mga pangangailangan niya. Wala nang iniintindi si Ginang Clara. Kontento na siya sa buhay niya. Tinatawagan din siya ng kanyang anak na si Blasilda sa tuwing break time nito upang kumustahin. Nagustuhan niyo ba ang kwento, mga bata? Ngayon naman, ating balikan ang mga salitang ating ginamit sa kwento. Clara, Greg, Brandon, Brasilda, driver, jeep, tricycle, at plastic. Alam niyo ba kung ano ang tawag sa mga salitang ating ginamit sa kwento, mga bata? Mahusay, mga bata! Ang tawag sa salitang ating ginamit ay cluster o kambal katinig. Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng kambal katinig? Ang cluster o kambal katinig ay salitang may magkasunod na katinig sa iisang pantig. Tingnan natin ang halimbawa. Ang titik B at titik L kapag pinagsama natin ay makakabuo tayo ng tunog na B. Ang titik D naman at R kapag pinagsama natin ay makakabuo tayo ng tunog na DR. At ang titik T at S kapag pinagsama naman natin ay makakabuo tayo ng tunog na TS. Narito naman ang mga salitang may cluster. Ang una ay blusa. Pangalawa naman ay gripo. Braso. Plato. Track. At klase. Mga bata,
Ano nga ulit ang tawag sa mga salitang may pinagsamang dalawang katinig? Magaling mga bata! Ang tawag dito ay cluster o kambal katinig. Alam nyo ba mga bata na meron din tayong tinatawag na salitang diptongo? Ito naman ay tumutukoy sa pinagsamang tunog ng isang patinig, A, E, I, O, U, at mala patinig na W at Y sa isang pantig. Kapag pinagsama ang mga tunog na patinig at mala patinig sa isang pantig, ito ay magiging diptongo. Ang mga ito ay ang I, A, Oy, Aw, at Iw. Narito naman ang halimbawa ng salitang may diptongo. Bahay, tulay, ray, okay, apoy, kahoy. Sa aw naman ay sigaw, galaw, at tunaw. Narito naman ang salitang may iw, sisiw, giliw, at aliw. Naintindihan nyo ba mga bata? Ngayong alam na natin ang pagkakaiba ng salitang cluster o kambal katinig at salitang diptongo, sagutan naman natin itong aking inihandang pagsasanay. Panuto? Tukuyin natin ang mga sumusunod na salita kung ito ay salitang diptongo o salitang cluster. Bilugan natin ang tamang sagot. Una, ang salitang kalabaw. Ang salitang ito ay diptongo. Tingnan naman natin ang pangalawang salita. Palaboy. Ang tamang sagot naman dito ay diptongo. Tingnan naman natin ang pangatlong salita. Prutas. Ang salitang ito ay cluster. Tingnan natin ang pang-apat na salita, kasoy. Ang salitang kasoy ay diptongo. At ang panghuling salita ay globo. Ang tamang sagot dito ay cluster. Nakuha niyo ba ang tamang sagot mga bata? Ngayon naman, balikan natin ang ating pinag-aralan at tandaan natin ito. Ang cluster ay salitang may magkasunod na katinig sa iisang pantig. Ang diptongo naman ay pinagsamang tunog ng isang patinig, A, E, I, O, U, at mala patinig na W at Y sa isang pantig. Para naman sa ating pangwakas na pagsusulit, sagutan natin ito. Panuto? Salungguhitan ang salitang may cluster o diptongo sa bawat pangungusap. Isulat ang letrang K kung ito ay may cluster, at isulat naman natin ang letrang D kung may diptongo. Una, ang papel ay nasa ibabaw ng mesa. Pangalawa, napuno ng pagkain ang aking plato. Pangatlo, maganda ang bulaklak sa florera.
Pang-apat, mamahalin ang hikaw na suot ko. At ang panglima, mag-aaral ng mabuti ang bilin sa amin ni nanay. Ngayon naman, titingnan natin kung tama lahat ang ating sagot. Ang tamang sagot sa number 1 ay ibabaw, ito ay salitang diptongo. Ang pangalawa naman ay plato, ito naman ay cluster. Ang tamang sagot naman sa pangatlo ay florera, ito ay cluster. At ang tamang sagot sa pang-apat ay hikaw, ito naman ay diptongo. At sa panglima naman, ang tamang sagot ay nanay, ito ay diptongo. Ganito din ba ang sagot ninyo, mga bata? Mahusay, mga bata! At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Binabati ko kayo sa inyong araling natapos at naway marami kayong natutunan sa ating pinag-aralan ngayon. Maraming maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli nating aralin, paalam mga bata!